Hi guys! Gusto ko lang po i-share etong post na ito ng Dragon Heart PH. Sa hindi pa po nakaka-follow, paki-follow po natin. Katulad ng madalas kong sabihin, basta meron tayong nakita na nasa panig ng katotohanan, go! I-follow agad natin. Etong mga ganitong page ang dapat manaig at laging nakikita natin sa social media. Dahil hindi po talaga o nasa tamang landas ang marami sa ating mga kababayan kung laging ganito ang nakikita at napapanood. Alright, ito po ay tungkol dito sa post or sa article ng Inquirer. Ang sabi ni De La Rosa, maghanap pa talaga kayo, gusto niyo pa idawit si sino? Yung nag-appoint kay Bantag? Si President Duterte, gusto pa niyong idawit? Sino pa gusto niyong idawit? Sa inyo po nagmula, kayo po ang mukhang nag-iisip at may hinala. Huling-huli, diba? Yung mga ganito, alam natin na pagiging defensive yan. Alright? Bakit ganito ka-defensive? Meron ba talagang itinatago? Dahil kung talaga pong wala kayong itinatago at wala kayong ginawang masama, magiging open kayo sa lahat ng investigation. Magiging open din kayo sa lahat ng opinion at, di ba, yung mga reactions ng mga netizens, reactions ng mga kababayan natin. Open dapat kayo dyan. Hindi kayo dapat maapektuhan. Ang maganda nga dyan, kibit-balikat dapat kayo, pagtawanan nyo. At ang pinakamaganda, syempre, patunayan nyo na malinis kayo. Yun naman ang totoo. Patunayan nyo na wala kayong itinatago. Sabi nung post na itong Dragon Heart PH, defensive yarn? Don't worry, ICC is waving. Medyo, sa lahat ng pagkakataon na nakikita mo si Senator De La Rosa saan mang interview yan, makikitaan mo talaga na may bagabag sa dibdib. Nakikitaan mo na walang peace of mind. Nakikitaan mo na naandun yung matinding takot. Bakit po? Bakit po kayo takot na takot? Bakit hindi po kayo maging masaya? Mag-enjoy at gumawa ng tama.